Good morning, ladies and gentlemen. Welcome po sa isa na namang video na sasagot sa inyong mga katanungan. Nakatanggap po tayo ng tanong mula kay Yin. Ang tanong niya kung kailangan pa ba ng proof of income kapag nag-apply po tayo sa Bilis. Well, ang maganda po sa Bilis, hindi po sila naghahanap ng proof of income agad-agad. Mag-fill out lang po tayo ng application form na matatagpuan din po sa kanilang app, sa Bilis app. I-download niyo po ito, mag-fill out po kayo ng application form. Make sure meron po kayong valid ID. Wala po akong sinubmit na certificate of employment o payslip, kundi valid ID lamang po. Allow? Would like to send you notification, allow. Lowest interest, so fast! One day approval, you got your bag. Oh, agad may ganito. Oh. Sige nga, i-convert natin to. Ay, ang galing! E-wallet mo, bibili ka ng, magta-top up ka ng GCash worth 4,000 pesos. Pero ang papasok lang sa GCash mo is 3,600. Tapos itong 4,000 na kinuha mo sa GCash, sa Bilis, 3 months to pay mo siya. 736. 4,416. 816 yung tubo niya. 20%, o kada buwan, 6.8% lang. Percent. So, okay na din. Not bad. Ayan! Papasok na po. Review your purchase. Please enable location access. Pasok na siya. Hooray! You have successfully topped up GCash wallet. We send the money immediately. Sometimes GCash takes up to 2 days to reflect the payment. Oy! Pumasok na siya sa GCash. Oh, yay! Congratulations! May tanong din po doon tungkol sa mga emergency contact person. Ito po yung mga tatawagan nila in case dumating yung time na hindi nila tayo makontakt at hindi nila tayo matawagan o ma-reach kapag ka tayo po ay lumampas-lampas na sa ating mga due date sa Bilis. Make sure na panatilihing maganda po ang inyong performance o ang inyong payment habit sa Bilis para nang sa gayon magkaroon po kayo ng repeat loan at increase in credit line sa Bilis.